Maraming salamat, Aliu. Pinakausapan po ako ng aking kapatid, si Congresswoman Geraldine na horap sa inyo. At nung tinignan ko yung programa, nakita ko may mga ibang kasamahan ako sa Sangguniang Panlalawigan. Tinitingnan ko kung nandito dito, tila hindi nakarating. Si Honorable George Stanislao, si Honorable Jovi Banson. So, ako na, I'll also represent them, ano, with the VG, and I'll speak for them. So, kailangan medyo safe ang aking sasabihin, but at the same time, inspiring. Actually, hindi ko alam kung paano kayo i-inspire. You know, dito po sa culture natin, usong-uso yung pagbibigay ng inspirational message. Pero pag meron pong awarding ceremony, ibig sabihin nun, meron pong mga galing. So, ang katunayan po niyan, kayo po ang nagbibigay inspirasyon sa lahat. Di ba? So, palakpakan niyo po sarili ninyo. Ano bang... So, I guess, madalas mabanggit yung sinasabing pamumuno or leadership. And that ang true leadership inspires. Noong una, nung bago ako naging lingkod bayan, naging alam ko magpapalit ako ng konteksto o career. Si Attorney Vinson, ako po ay abogado. Ang bar admission ko po 1994. Naging litigation lawyer po ako sa Pilipinas. At sa mas mahabang panahon, litigation lawyer po ako sa Amerika. Nung pabalik na po ako dito, bandang 2018-2019, sabi ko, kailangan magpalit ako ng sombrero. Kayo po, iba-ibang sombrero suot nyo. Pagiging abogado, pagiging entrepreneur, pagiging leader. So ginawa ko, kumuha ko ng ilang kurso on leadership. Kumuha ko ng ilang kurso on policy making. Doon sa leadership course ko, ang napuna ko, pag pinag-uusapan po yung leadership, palagi pong ang nagiging halimbawa, mga entrepreneurs, mga businessmen, sina Warren Buffett, sina Steve Jobs, na, at saka yung founder na Amazon, yun ang nagiging halimbawa sa lahat ng leadership courses. So, pag iniisip, at pinagmumunihan anong isabihin ng leadership, nagsisimula ho talaga rin sa business eh. Di ba? So I guess, ang ilang bagay na nakita ko, na narealize ko, sa pagiging leader, yung unang-una yung merong vision. You know? Ang nakakapuna po, kung ang businessmen po, ang mga leaders sa ating mga komunidad, pag pinag-uusapan ng vision, hindi naman pinag-uusapan ng pera eh. Di ba? It's your vision for the business. Hindi may iwasan. Kasama po palagi yung komunidad doon. Palagi may social aspect po yung vision pag pinag-uusapan. Pangalawa, pag may vision, may action plan. You know? May action plan. Which goes to management. Pinag-uusapan po ni Attorney Vinson kanina yung pagsasanib ng nangangapital at saka yung industrial partner. You know? Paano po yung execution? The third thing that I appreciate about leaders that we see dito po sa ating lalawigan na action-oriented. Ina-actionan po yung action plan. At yung fourth, ito po, ramdam ang contribution ng small and medium scale businesses, yung relevance nila sa komunidad. No, they are really in a very real way community leaders. At madalas ho makikita natin kaya naman itong mga malalaking kumpanya, meron ho sila mga CSR programs, corporate social responsibility, na dahil na-realize nila na kailangan na, ang win-win situation ay lalaki yung profit margin nila at the same time nakakatulong sila sa komunidad. Hindi na po parang zero-sum game na makalamang ka sa kapwa, kundi pareho kayong aangat kung magtutulungan. I guess ang isang paghamon
sa mga small and medium businesses ay ito. Kung tataya ako't manghuhula, karamihan po dyan family enterprises, di ho ba? Dahil siyempre, para matugunan ang pangailangan at matustusan ang pangailangan ng pamilya at para tulungan ang sariling pamilya, nagtatayo po ng businesses. Ano kaya kung mas mapapalawig natin yon at mapagsasanib yung inisyatibo at hangarin ng mga pamilya na tulungan ang sarili nila? Magkakaroon po ng scale. Na dati-dati, kung sila ang magkakompetisyon, sila ay magko-cooperate. Yung tinatawag na co-opetition, pagsasanib ng competition at cooperation. Nang sa ganun, lumawak po ang kanilang operations, mas lumaki po yung kita nila. Yung synergies, yung mga bentahe na makukuha nila sa pagsasanib ng puwersa ay matatamo nila at mas marami po silang matutulungan. Yun po ang I think essence ng cooperativism. Kaya sana ho, malaki ho ang papel na ginagampanan ng Provincial Cooperative Office sa pamumuno po ni Ma'am Ludy. Kung meron po kayo may tutulong sa sangguniang palalawigan para sa ganun mangyari nga yung ma-promote yung cooperativism dito po sa sangguniang palalawigan. Kung meron po may tutulong yung mga kinatawan natin sa Kongreso, si Congresswoman Geraldine Roman, si Congresswoman Abet Garcia, si Congresswoman Gila Garcia, si Congresswoman Jet Nisay, nang sa ganoon, mas matagdagan po at mahihikayat kayo na magsanib puwersa para mapalaki ang operation at mas makatulong po sa komunidad. Ipaalam lang po sa amin. Maraming salamat po.